Welcome back sa ating channel. Para sa video series na to, gagawin natin ang CRUD application gamit ang PHP MySQL. Itong CRUD application na ito ay para magkaroon tayo ng idea kung paano tayo magmamanipulate ng ating data gamit ang isang database. So, sa case natin, ito ay ang MySQL. Pag sinabi natin CRUD, ito ay ang create, read, update at delete application. Iyon yung mga functionality na basic functionality na madalas natin ginagawa kapag uma-access tayo sa ating database. Bago tayo magsimula, kailangan nating magkaroon ng mga sumusunod. Yung una ay kailangan nating i-download ang Bootstrap, ang Font Awesome pala. Ang Font Awesome ay ito yung mga open source icons na pwede natin gamitin para or para ma-incorporate sa ating gagawing template. Pangalawa ay yung ating Bootstrap. Ito naman yung gagamitin natin para sa simpleng front-end application natin or front-end template natin. At syempre, para hindi na tayo masyadong mag-type, kailangan rin nating i-download itong ating template na to. So, ito ay isang ano, ang CRUD template na to ay nasa isang website, yun ay nasa ibikatantan.tech. Kailangan nyo mag-sign up para makapag-download sa website na to, kaya mag-sign up muna kayo. After ninyong ma-download ito, buksan nyo yung Sublime. Pagkataas natin mabuksan ng Sublime, mag-file tayo. Tapos, open folder. Punta kayo sa ating htdocs. Samp. Htdocs. Tapos, gawa tayo dito ng folder. Pangalang folder natin ay demo. Ito yung gagamitin natin project para sa ating CRUD. Open lang natin at magkakaroon kayo nito. Ang next yung gagawin ay extract natin yung ating Font Awesome dito sa ating demo. Ganun din yung ating Bootstrap. Okay? So, yung dinownload natin. Buksan natin yung ating htdocs, yung demo. Tapos, buksan rin natin yung dinownload natin. Itong Font Awesome muna. Extract natin sa ating demo folder. Ganun din yung ating Bootstrap. Yung dalawa, CSS at saka JS, dalhin din natin sa ating ayan. And then, rename natin itong Font Awesome folder ng Font Awesome lang. Ayan. Close natin to. Ganun din to. Kapag nagawa natin yan, pwede na tayo mag-start sa paggawa ng ating CRUD application.